Jeffrey. Sige po, tayo po ay maganda na tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. So, sige po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. For you are so good in your mercy and do it forever. Thank you so much, Lord, for your manifest presence. Be with us this afternoon. Thank you, Lord, for your kindness and your goodness. And do it forever. Maraming salamat, Panginoon Diyos, dahil muli mo kami binigyan ng pagkakataon. Lord, this opportunity again, Lord, to give praise unto Thee, na mapuri ka namin, masamba ka namin, Panginoon Diyos, sa nagagaling sa aming puso. Maraming salamat dahil Ikaw, O Diyos, ang siyang nakakita ng lahat ng bagay sa bawat isa sa amin. Lord, I pray, Lord, pertaining to Your people, Lord God, sama sila ng dududoon, dito sa lugar nito hanggang sa kanilang tahanan, Panginoon, I pray for Your manifest presence, for Your power, for Your word. Follow this service with signs, wonders, and miracles. Lord, Ikaw may hawak ng lahat ng tao, lahat ng bagay, Panginoon Diyos. Kaya, Lord, thank you so much through Your sovereignty. Lord, mangyayari, Panginoon, ang himala, mangyayari ang kagustuhan mo, mangyayari ang great desire mo, Lord God, sa bawat sa amin. Lord, You want us, Lord, to be filled with Your Holy Spirit. Fill us, O God. And thank You so much, Lord. Dahil gaganapin mo ang lahat ng ito, Lord, dahil sinabi mo, You came that we might have life and have it more abundantly. And You want us, Lord, to experience Your presence, Your power, Your word. Thank You so much, Holy Spirit, for You are the one who will teach us Your word, a great teacher. Lord, maraming salamat. At Lord, kung ano man ang mga pagkakamali na gawa namin sa araw nito, malit man o malaki, sadya o whatever, Lord, thank You so much, Lord. Dahil Ikaw ay handang magpatawad sa aming mga kasalanan. Kaya Lord, gusto mo kami humarap sa Iyo ng dalisay na puso at magkaroon, Panginoon, ng kapayapaan sa oras nito. Let the Spirit of Peace rest upon us this afternoon. Thank You, Lord. Ikaw ang itataas lahat ng kailangan ng mga anak, Lord. You will provide all these things, O God. Maraming salamat. Ikaw ang itataas, kung sasambahin for Your glory in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Amen. At tunay nga na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Amen po ba? Amen. At nakikita natin na siya ay handa sa lahat ng oras upang ipakita sa atin yung kanyang kalooban. Kada natin dumadaan man tayo rito sa kapighatian ito, no? Pero patuloy pa rin ang Panginoon sa kanyang pagkilos. Hello? Sabi ko nga hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Ha? Tandaan natin yan dahil ang Diyos ay handa sa lahat ng oras. At siya po ay anuman ang ating katayuan, maaring maganda sa kung walang COVID, maganda ang katayuan natin yung time na yon. Pero nandito na tayo ngayon sa adversity na to. Pwede natin sabihin hindi maganda ang katayuan natin. It is because masyado tayong, alam mo na, no? Para bang nasusuppress tayo ng freedom eh. No? Pero kung tutusin, isang magandang part yan. Kaya maganda sa mga Pilipino eh. No? Talagang sila ay handang sumunod. And majority sa mga Pilipino ay sumusunod. No? Eh siyempre, mga ilan-ilan lang yan, nakikita natin. Pero kung babasihin mo, nakita ko nga about sa Amerika, sa Brazil, no? Even sa Russia, sa India. Lalo-lalo na nakita ko ata kahapon ano, sa Rio de Janeiro, Brazil. Talagang ibang klase sila. Yung beach nila talagang punong-puno ng tao. No? So talagang ganun ang kanilang kultura. I don't know. Tapos nagse-celebrate pa iba ng mga feast. No? Meron pang, ewan ko, binuksan niya sa Italy, pwede na yung mga tawag dito, yung mga tourism, etc. Sabi ko, wow, ang tataas ng hawa-hawa, pero ganun ang kanilang ginawa. So anyway, mga Pilipino, maganda talaga, maganda yung pagpapalaki sa atin o pagmumol sa atin ng Panginoon and as well as itong government na talagang tinuturuan tayo na dapat matakot tayo dyan sa ibig sabihin matakot, matakot ka magkasakit, mahawa. Pero yung fear, wala tayong fear. No? Yung fear na parang
mamamatay na tayo, no, we trust tayo sa Panginoon at ang Diyos ang ating kasama. Even this adversity, itong paghihirap na to. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ah, tanda natin, kasi kailangan niya maitanim lagi sa puso natin yan. Kailangan palaging everyday confess natin the Word of God, the promise, His promises, lahat ng nakasulat sa salita niya. Let's confess it, kasi yan yung matatanim sa puso natin at yan yung iiral sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Kung dumating man ang mas mabigat, kung meron or what, wala akong sinasabi, I'm not negative, pero kung ano man ang kinakaharap natin, ay handa po ang mga anak ng Diyos. Amen po. Kasi yan ang inaasahan ng Panginoon, no? During this adversity. Nakikinig po ba tayo? Ang inaasahan ng Diyos ngayon, ang mga anak niya. Pwede mo sabihin, ganun ba ang Diyos maasa sa tao? Hindi mo naintindihan yung ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin dyan, sino ba yung mga, di ba yung 12 disciples nung iniwan niya, di ba? Kasama nila ang Holy Spirit, pero ibig sabihin, ang 12 disciples ang siyang mag-spread ng gospel. Amen? Di nga anghel eh. Amen? May mga anghel dito sa baba na mag-spread ng gospel, pero hindi po yung anghel na talagang sila yung mag-spread ng gospel. Naintindihan po ba natin? So anyway, dito po makikita natin yung ating pag-aaralan pertaining po dito sa paghihirap or adversity na ating kinakaharap. At tanda natin, marami pong prinsipyo ang Diyos na... Number 2. Marami pong prinsipyo ang Diyos sa atin na para tayong lahat ay magkaroon ng lakas ng loob kung paano harapin itong mga nangyayaring adversity nito. At dito makikita natin na siya ay kumpleto ang kanyang ituturo. Tanda natin, hindi lamang po sa isang area umaharap ang Panginoon sa atin, kundi whole areas na ating buhay. At gusto niya, during this adversity, ipakita niya yung mga dapat nating maging attitude, yung dapat nating maging kaisipan. No? Kasi during adversity, marami pong lalabas na attitude ng tao. Amen po ba? Parang ganun, tingin kayo sa akin. Habang ini-squish mo yung, etong kunyari, ikaw, ini-squish ka. No? Ikaw to, lalabas yung tubig dyan. Kung yan, basa. Tama mo ba yan? Pero kung ikaw isang tao, ini-squish ka, lalabas yung laman ng puso mo. Ganun po yun. Amen po ba? Ngayon, pag lumabas ang laman ng puso mo, it's either maganda o hindi, lalabas at lalabas siya. No? Ngayon, kung hindi maganda ang nasa puso mo, gustong gawin ng Diyos, ayusin niya. Amen po ba? Pero kung maganda yung nasa puso mo, at yan ay Word of God, wala na may ibang maganda kundi ang Word of God lang. Amen po ba? Amen. Nasa puso mo, Word of God, lumabas siya, nabang ini-squeeze ka. Lalo kung makikita mo na talagang kaya mong tayuan yun habang ini-squeeze ka. Naintindihan mo ba natin? So, pero pagka ang laman ng puso mo ay paghinagpi, sama ng loob, doon mo makikita na talagang walang laman yung puso ng tao. So anyway, ang importante lang mo po kasi, dapat habang binabaybay natin ang buhay natin during adversity, itong pandemic nito, itong COVID-19, kailangan nakahanda po ang Kristiyano. No? Hindi po ito yung lugar, hindi po ito yung time o lugar na kung saan dapat ito ay gawin pa rin natin yung dati natin ginagawa. And as well as hindi rin po ito yung lugar na kung saan ay parang babaliwalain lang natin ang sitwasyon. Hindi po. Merong oras na dapat maging hindi ko naman sinasabing magseryoso ka. Ibig sabihin na dapat attentive ka dito. Amen po ba? At lalo-lalo na as a Christian, i-apply mo yung Word of God sa puso mo. Amen po ba? At kung sabihin mo, Pastor, medyo nung cool days o nung time ng good times, nung maganda pa yung wala pang COVID, medyo nag-relax ako noon. Wala rin problema, kapatid. Kasi nandiyan na tayo eh. Amen po ba? Ang importante lang ngayon ay magseryoso ka. Ang importante ngayon bilang isang Kristiyano, baguhin mo yung isip mo. Renewing of our minds. Amen? Katulad sinabi sa Romans chapter 12.
Kasi kapag hindi pa rin natin nire-renew ang minds natin during this adversity, paano na buhay natin? Ano na mangyayari? Saan na tayo pupulutin? Amen po ba? Eh wala naman tayong ibang aasahan dito. Inuulit ko sa inyo kapatid. Maraming umaasa sa vaccine. Ako'y namin sa'yo. Gusto ko ng vaccine. Kumari nga kahapon pa eh. Hello? Pero hanggat wala ang vaccine, eh patuloy tayong umasa, umasa at ang pag-asa lang natin ay ang Panginoon. Paano kung maprolong pa rin yung vaccine? Hindi, I'm not confessing. Pero ang point ko, kailangan maintindihan natin yung kilos ng Diyos eh. Edit ba natin? Kailangan makita natin yan eh. Kasi God wants to prepare His people. Kung dumarating man ang isang bagay na katulad nito at nandito na tayo, kailangan ang mga anak ng Diyos ay alam ang gagawin. Amen po ba? Amen. Para bang, eto si Jesus, kailangan nakasunod ka sa Kanya. Alam mo yung gagawin niya. Eh maraming Kristiyano, eto na si Jesus, hindi pa alam ang ano iniisip ng Diyos. Papunta na si Jesus doon, sila papunta dito. TikTok eh, TikTok. Ano ba yun? Hello? Oh, ganun nangyayari. Oh. Yung itong pinapoint ko sa Romans yun eh. Yung takbo ng espiritu hindi naka-tune sa Panginoon. Naintindi ba natin? Kalimutan ko yung term dun eh. Yung rhema, no? Pero yun dapat kung ano yung tinatakbo ng Panginoon, nadudun ka din. Naintindi ba natin? It is the same with Peter, lagi ko sinasabi si Pedro. Ang sabi niya kay Pedro, Pedro, iniisip mo lang ang kalooban mo. Pero hindi mo inisip ang kalooban ng Ama. So sa tingin nyo ba, tumatakbo si Pedro sa kalooban ng Ama? Hindi, di ba? Kasi inisip niya yung gusto niya lang. So it's the same with us today. Kaya nga, tayo, praise God, inopen sa atin ng Lord na alamin natin yung iniisip ng Diyos. Kaya mag-antabay lang kayo lagi sa ating mga gagawin sa Wednesdays, Fridays, and Sundays. Kung sasabihin mo, babalik na ang church. May senyas lang ako. Ibig sabihin, gusto ko. Kasi una-una, may business ng misis ko. Meron kaming pinagkakitaan dito na alam ng iba, alam nila lachot. Pero nakatenga siya ngayon. Matutusin, ayaw namin ng ganito. Kasi yung business na talaga malakas yun. Praise God for that dahil binigay ng Lord. Pero ngayon nakatenga siya for how many months na? Sino may gusto niyo? Sa tingin niyo ba gusto ko yun? Hello? Pero sabihin ko sa inyo, totoo ang puso ko. No matter what, kung yan ay hindi tatakbo for 3 years, okay lang ako. Aminin ko yun sa inyo. Okay lang ako. Kasi yan ang gusto ng Diyos eh. Naintindi ba natin? Kasi kailangan ilatag mo yung puso mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Kasi maraming Kristiyano, sabi ko sa inyo, maraming Kristiyano, in the last days, tatalikod sila. Kasi in-expect nila sa Lord, ganito eh. Eh hindi nila kilala ang Diyos. Hello? Nag-aral lang sila dun sa isang mukha ng Panginoon. Paulit-ulit ako dito. Bakit ka mo? Kasi kapag isa lang ang mukha na kilala mo, the facet of God, yun lang ang alam mo. Hindi mo alam yung likuran, yung both sides ng Lord. Hindi mo pinag-aralan yun. Pag dumating yung time na umiiral yung likuran ng Diyos, what do I mean? What does it mean? Kung umiiral yung disiplina ng Diyos, umiiral yung gusto ng Diyos, yung kanan niya, umiiral yung pagpaparusa sa tao. Hindi niya pinarurusahan ng tao. I mean, pero may oras. Katulad nga nung bumabiyahe kami kanina, sabi ko, nakatakda na ang buhay ng tao. Job 14:5. At nakatakda na ang mga taong mawawala during this COVID-19. Kaya nga sabi ko nga sa church, nakatalaga na lahat. Tapos na ang kasaysayan ng San Sinuko. Alam na ng Diyos lahat yun. Hello? Kasi that's under the plan of God pag pinag-aralan niyo yung plan of God. Kasi kami pinag-aralan namin ang plan of God. Pero ang ganda eh. Kasi pag nalaman mo yan, yan lagi yung prayer ko sa Lord. Kasi pag nalaman mo yan,
pwede ko sabihin, ipapaalam talaga ng Lord yan. Pero depende siya kung gusto mo. Pero pag nalaman mo yan, ipe-prepare mo yung sarili mo kung saan mo ilalagay ang sarili mo. Tignan mo, ah, simple lang. Ang mga disipulo, hindi nila alam na ang Panginoon ay papatay niya. Lagi na lang sinasabi ng Panginoon sa kanila, o mga disipulo ko, magmahalang kayo kasi huhulihin ang anak ng tao. Hello, di ba sabi? Tapos parurusahan siya, papatay siya, in 3 days, siya ay mabubuhay na muli. Hindi nila. Kaya pinapaalam ng Panginoon yun kasi gusto ng Lord maging preparado yung puso nila. Sino na kahit hindi sa akin. Yun yung pinapoint ko kahit ngayon. Kaya pinapaalam ng Lord ang lahat ng ito para maging preparado tayo sa ating mga gagawin. At ang gagawin natin, yung iniisip ng Diyos. Hindi yung kung ano yung gusto nating tik-tok-tok-tak-tok-tok-tok-batok. Gusto mo ako? Hindi yun ang gagawin natin eh. Amen po ba? Kasi hindi itatago ng Diyos yan sa atin. Sabi niya nga, Jesus Christ considered us His friend. Tayong lahat, kaibigan. Nasabihin niya yung mga plano niya. Naintindihan ba natin? Alam niyo, masarap puntahan yun. Masarap malaman ang iniisip ng Diyos. Sa akin, marami sinishare ng Lord. Pero sabi nga, ayoko sabihin negative kasi Lord, negative naman yung sinishare. Ayoko ganun. I-share niya, pero ito yun. Medyo alarming nga lang. Alam, hindi ko maibuka, mailabas ng gusto, pero kung tutusin, very alarming talaga. So anyway, kasi bakit gusto niyang sabihin to sa akin? No? Alam niyo bakit? Kasi hindi uso sa atin ang takot. Hello? Hindi uso sa atin ang sobra naman yan o negative naman. Hindi eh. Dapat equal tayo sa iniisip ng Panginoong Jesus. Diba sabi nga, we must possess the mind of Christ. Kasi kapag nasa atin ang kaisipan ng Kristo, ang mga gagawin niya, maaaring maganda at maaaring hindi rin maganda sa paningin ng tao. Yan ay dapat mangyari. Naintindihan po ba natin? Yan ang minsan hindi masakyan ng mga Kristiyano kasi nagtitik-tiktok tuloy. Yung mga nagmasyadong nagbababad sa mga, alam mo na, naintindihan ba natin? Ayun, hindi ko sila kinokondem. Ginigising. Kasi kahit basahin mo sa Biblia, wala pong TikTok sa Biblia. Amen ba? Pastor, masyado mo naman natin dinidin niya. Yes. Hindi lang po TikTok. Ang point ko lang, dito tayo dapat sa Panginoon. Naintindihan ba natin? Dapat mag-devotion tayo, manalangin tayo, mag-intercede tayo, kunin natin ang pulso, ang puso ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Kasi dun natin mauunawaan tong buhay nito. Sasabi ko sa inyo, kung 1 year, 2 years, bakit hindi natin kayang ibigay tong oras na to sa Diyos? Hello? Hindi, nagdudod pa rin tayo sa gusto natin. Ngayon ba natin? Isipin naman natin yung gusto ng Diyos. Hello? Ngayon na pinag-aralan natin, we have to recognize at pahalagahan ang mga purpose ng Lord para sa mga paghihirap, no? Dahil sa paghihirap, makukuhan ang ating atensyon, no? Kaya nga, kailangan at this time, itong adversity, kailangan magkaroon tayo ng yung pagsusuri sa sarili natin. Kailangan evaluate natin ang sitwasyon. Ano ba to? Ano ba ginagawa ng Diyos dito? Ito ba ay kalooban ng Diyos or whatever? Ano ba iniisip ng Panginoon? No? Kapag nakuha natin ang wisdom ng Panginoon, sundin natin, sumunod tayo. Amen po ba? And let's trust Him kung anong gagawin niya. Amen po ba? Dinala niya tayo sa katulad mga disciple, dinala niya sa lake at doon ay umulan at nagtaasa ng wave. Oh. Pero ang Lord natutulog, pero anong pinapakita niya? Amen po ba? Ganun ang dapat natin gawin. Katulad din po ni Moses, no? Kasi ang gusto ng Lord, makuha yung attention natin, makuha yung bang focus natin. Tumingin kayo sa akin, no? Yan ang ginagawa ng Panginoon. Katulad nung kay Moses, the burning bush, di ba? Alam naman natin na ang Lord ay nag-set ng nung nasa wilderness siya po, 40 years,
nag-set siya ng isang burning bush. Yung isang bush na isang puno na hindi na uubos habang umaapoy. At nakuha attention ni Moses. At ano nangyari? May pinagawa ang Lord kay Moses. It is the same with us. Ituon natin ang ating sarili sa Kanya. Amen po. Amen po ba? Let's focus ourselves unto the Lord. Amen po ba? Para alam natin kung bakit nangyayari ito. Hindi ito yung nangyari na basta binulaga na lang tayo na tak, nasa gitna kagad tayo. Di ganun eh. Kasi ang Lord sasabihin niya sa iyo. Pero nakita ko marami pong Kristiyano na hindi alam kung ano to. Up to now, hindi nila ma-accept na pinahaba na ng Diyos itong adversity na to. Up to now, ang gagawin pa rin nila, let's confess the word. Let's confess the promises of God. Wala pong masama to confess the promise of God. But there's a time for everything. When? Kung kailan mo gagamitin ang salita ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Sabi nga ng Lord Jesus Christ, it's about time for me to die para magawa ko yung kalooban ng Ama. Hindi ito yung time na para mag pumunta tayo sa ilang, manalangin, and there's a time for everything. Naintindihan natin? May oras ng pagpapakain niya, may oras na naghihimala siya, may oras na nanalangin siya, may oras na dinidisciples niya, yung mga disciple niya. There's a time for everything. Misa tuturo ko kung, alam mo yung itong COVID-19 ito, this is a time for the Lord to disciple His people. Spiritually. Misa tuturo natin yan. Pwede mo sabihin, malalim yun. Hindi malalim yun. Ang kailangan mo lang, makinig sa Holy Spirit. Amen? Kasi nakikinig tayo sa tao eh. Huwag tayo makinig sa tao, inulit ko. Makinig ka sa Holy Spirit. Kapag nakinig ka sa Holy Spirit, ipapaunawa sa'yo yan. At sasabihin mo pa, wow, ganun lang pala yun, Lord. Kahit na parang hindi mo maintindihan. So anyway, dandan natin, balikan ko itong pinag-aaralan natin ito. Kailangan makuha yung attention. Diba? Mapunta natin, Lord, ano ba yung dapat? Ang paghihirap adversity ay isang silid aralan kung saan mas marami tayong matututunan kay Kristo at magiging higit na katulad siya, niya. Amen po ba? So itong, through this, kasi ang Lord dumaan sa mga adversities. Amen po ba? Pero nakita mo, ano ang naging ugali niya? Ano naging kaisipan niya? Yun ang gusto ng Lord na makuha natin. Amen po ba? Kaya nga silid aralan, sinabi ko siya niya. Para ka nasa isang lugar na puro sa seminar, itong time na to. Amen po ba? Kaya ang Panginoon ay palagi niyang sinasabi, come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Diba? Kasi ang Panginoon, sa Panginoon, may kapahingaan. Amen? Alam mo, kahit pumapasok tayo sa adversity, namamahinga tayo because of the Lord. Naintindihan natin? Nandudun tayo, hindi tayo mapapahamak. Nandudun tayo, hindi tayo mangamamba. No fear, because God is with us. Amen po ba? Ang gusto ng Lord, kasama natin siya. Sasamahan na tayo. Hello? Yes. Kaya tayo ay punong-puno ng kapayapaan at kagalakan during this adversity. Amen po ba? Ang paghihirap ay pamamaraan ng Diyos sa paglilinis ng ating pananampalataya. Ano sinabi niya sa 1 Peter 6:1 and 7? Hinanda ko lang po ito at dinadaanan ko para malaman natin yung mga dati natin pinag-aralan. Ito'y dapat ninyo ikagalak bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok. Sa loob ng maikling panahon, makadanas tayo ng iba't ibang pagsubok. Dapat ikagalak natin yan. Hello? Sabi mo sa katabi mo, dapat magalak ka. Amen po ba? Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman ko talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok. Kahit sa Book of Isaiah, chapter 1, makikita mo. No? Ang ginto, dumadaan sa apoy. Ang pananampalataya ng tao, idinadaan sa pagsubok. Para upang malaman kung talagang tapat ang ating pananampalataya, ang ating puso sa Diyos. Amen? Kaya siya, sabi siya, pag ini-squeeze ka na, ano na ang katatayon mo? The Word of God na lumalabas sa iyo, sasabi mo, yes, Lord, walang problema. Ini-squeeze ka, lalo umihirap ang sitwasyon, pero ano nangyari sa iyo? Lalo kang tumataas ang pananampalataya mo, lalo kang tumitibay, lalo kang tatayuan ang salita ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. So yun yung point dito eh. Hello? Hindi yung parang tipo na parang
takot na takot ka. Nawawalang takot dito. Alam mo, kahit magsabi ako sa inyo, ito, tingin kayo sa akin. Alam mo, nakakaunawa kasi dito sa pinuturo ko. Yung taong alam nila ang iniisip ng Diyos. Ito, medyo-medyo mabigat na ng konti. Paano kung paabuti ng Lord ng 3.5 years? Itong COVID-19 na ito. Oh. Ano na ngayon ang tatayuan mo? Paano ka na ngayon? Hello? Alam ng Diyos. Sabihin ko sa'yo, tingin kayo sa akin. Alam ng Diyos ang dapat mangyari. Naintindihan po ba natin? Kaya kapag ikaw, nasa Panginoon ka, ligtas ka, alam ng Diyos kung saan niya dadalhin ang tao. We are His creation. Tandaan natin yan. At hindi siya nagkamali. At hindi niya inalis ang isang motibo para masira. Ang motibo ng Diyos, ibigyan tayo ng magandang buhay. Hindi siya alis doon sa pangako na yun. Naintindihan po ba natin? Hello? Hindi porkit pangit ang nangyayari sa paligid natin, akala natin, pinahihirapan na tayo ng Diyos kasi dahil sa kasalanan natin, dahil sa ganda. Sabihin ko sa'yo, Kristiyano ka, alam ng Panginoon kung saan ka nadadalhin upang tumibay ang pananampalataya. Amen po ba? Ganun lang yun. Hello? Walang iniwan sa isang athlete na dapat dumaan siya sa training na ganito. Ang dating alam niyang training is 1 to 5. Hindi niya alam, 1 to 10 ang training. Para lalo siyang tumibay. Naintindihan po ba natin? It is the same with us. Ang paghihirap ay isang signal upang muling suriin ang mga priorities. Kaya at this time, sabi ko nga sa inyo, pinag-aralan natin yung mga prinsipyo ng Diyos kung hindi lamang sa isang prinsipyo na faith and faith and faith and faith. Hindi po. What is our priorities during this time? During this adversity, during this COVID-19? Priorities ba natin ng Lord? Hello? Panahon to ng kaguluhan. Panahon to ng pangangailangan ng bawat isa. Amen po ba? But we have to consider our priorities sa oras na ito. Amen po ba? Kaya nga sabi niya kay Pedro, Pedro, gusto ng Diablo, kunin ka. Sipsipin ka parang isang wheat. Lunukin ka. Pero ayaw ng Panginoon. No, see? Hello? Ang Diablo gusto niya tayong patayin. Pero ayaw ng Diyos. Bakit? Bakit ayaw ng Diyos? Kasi nangako siya sa atin. He came that we might have life and have it more abundantly. Eh, tinatayuan mo yun. Kaya hindi ka ibibigay niya sa kaaway. Pero kung ayaw mong tayuan ang salita ng Diyos, kasabihin niya, ayaw naman itong anak kong tayuan yung salita ko eh. Pasige, Diablo, bahala ka na. Naintindihan po ba natin? Pwede mo sabihin, joke ba yun, Pastor? Hindi. Sa Bible yan, pag-aralan mo Book of Job. Naintindihan po ba natin? Tayo bang mga Kristiyano ay nakapagbibigay na sapat na panahon patungkol sa ating relasyon sa Diyos? During this adversity, we have to set our priorities. Tandaan po natin yan. Nakapagbibigay ba tayo? Ano ba ang priorities natin? Sino bang priorities natin? For sure, dapat ng Panginoon. Amen po ba? Pwede mo sabihin, Pastor, yung kikitain ko, sabi ko sa'yo, para simple lang. Kung iniisip mo yung kikitain mo na wala, sasabihin sa'yo, Diyos ang mihawak ng kikitain mo. Hello? Ang Panginoon ang nag-o-open ng opportunity, hindi ang mundo para sa'yo. Kasi anak ka niya. Naintindihan po ba natin? Mag-rely ka ng totally sa Panginoon. Kasi, you belong to His kingdom. Amen po ba? Pero saan ka nagre-rely? Hindi mo alam iniisip ng Diyos. You're under the domain of the Lord, not the domain of this world. Tandaan po natin. Kaya kailangan, sa Diyos ka lang, sa Panginoon ka, Jesus, sa Panginoon Jesus ka lalapit, hindi ka lalapit sa mundo. He is in control. Hello? Siya gumawa ng tao, etc. Punta pa ba natin yung creation para makita natin kung paano niya hinahawakan ang lahat ng ito? Hawak niya lahat eh. Kaya kung isipin mo, ang priorities ko ngayon ay maghanap ng pera. Kasabihin ko sa'yo, sa Panginoon, sabihin niya, Lord, kailangan ko po ng pambili ng ganito. At sasabihin sa'yo ng Lord, nag-provide na ako sa'yo, anak. Eto na. Hello? Because the Lord wants, gusto na Lord, itaas yung pananampalataya mo. Maniniwala ka ba na nag-provide ako sa'yo? O hindi? Dapat maintindihan natin yan.
And hello? Kaya nga, who is our priority? Sabi niya sa Jeremiah 2:32, malilimutan ba ng dalaga ang kanyang mga hiyas o ng babaeng kakasal ang kanyang gagaya? Subalit ako'y nalimutan ng sarili kong bayan ng napakahabang panahon. Take note of those words. During adversity, ngayon ba natin kalilimutan ng Diyos? Pwede, dapat, hindi nga eh, di ba? Pero ba't natin nakalimutan ng Diyos? Kasi we practice what? Yung during walang adversity, we practice what? Laxing. No? Naging lax tayo. And then pagdating dito, wala tayong word of God. Pagdating dito, lulusong tayo sa tubig, wala tayong strength na para makatawid doon. Because walang word of God sa puso na. Naintindihan pa ba natin? Hindi po ako galit ha. Nagpapaliwanag lang po. Kaya huwag niyo akong babatukan, huwag niyo akong bubugbugin. Nagpapaliwanag lang. Hello? So yun, ganun lang po. Ini-express, alam na, very expressive ako eh. That's an expression of love. Hello? Ayun po ba? Kaya ipagkait kung if you want to express your love. Amen po ba? It's a matter of ano yan, expression lang. Naintindihan po ba natin? Hello? Hinihayag ng paghihirap kung magtatagal ang ating mga gawa o ginawa. Tandaan natin, very simple lang dito eh. Pwede mo sabihin, ang lalim naman, hindi malalim na maintindihan mo yan eh. Sumunod ka lang. Amen po ba? Kaya ang sinabi niya sa 1 Corinthians 3:13-15, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Sapagkat ang araw na hayaon ay hahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. But you see, sa apoy pa rin. Pagdating sa heaven yan. Kasi sa heaven, apoy talaga yan. Wala nang pagsubok sa heaven. Amen ba? So, ganun din dito. Sa lupa, ang sinusubok sa apoy ay yung mga ginto para maalis yung mga dross, yung mga dumi. No? Lalo siyang maging 24K, yung mga ganyan tipo. Kung ang itinayo si babo ng pundasyon ay manatili, ang nagtayo nito ay tatanggap ng gantimpala. Oh, you see? Kasi itinayo siya sa bato, ang Panginoong Jesus. Ngunit kung masunog, mawawalan siya ng gantimpala, gayon man maliligtas siya lamang ay parang nagdaan sa apoy. So, kapag itinayo ka sa salita ng Diyos, tandaan mo, mananatili ka. Pero pag itinayo ka, saan? Sa hay, sa ano, sinasabi sa salita ng Diyos, sa pera o whatever, hindi makakatayo. Pagdating mo sa heaven, sunog lahat yun. Ang salita ng Diyos ay dala-dala mo hanggat dumating sa adversity. Dala-dala. Kung ang salita ng Diyos ay ina-apply mo sa buhay during good times at sa tamang motibo, etong word na dala-dala mo, it will stand and as well as may stand. Buhay mo ay mai-stand din. Amen ba? Hindi ka mapapahamak kasi yung word of God na sinabi ko habang inisipis ka, yung word of God ang tinatayon mo during good times. At pag dumating ang bad times, bit-bit mo pa rin yung word of God na yun, matatayuan mo yun dahil bibit-biting ka ng salita ng Diyos. Dahil ang confidence mo is the word of God, umaasa ka sa word of God, umaasa ka sa sinabi ng Panginoong Jesus. So hindi ka pababayaan ng Panginoong Jesus. Itatawid at itatawid ka doon sa adversity na yan. Naintindihan mo natin? Hindi ka mahahawa. Sasabihin ko sa iyo, kakain ka ng lubos-lubos at pagpapalain ka ng Diyos at titibay ka at magkakaroon ka ng kaisipan ni Kristo. Yun ang gusto kong makuha natin. Up to eternity na yan. Kaya pagdating mo sa heaven, makikita mo, maglalast ba yung ginawa mo? Yes! Kasi bit-bit mo eh. In good times, bit-bit mo yung word of God. Ina-apply mo sa buhay mo. Pagdating ng adversity, ina-apply mo pa rin yung word of God. Bit-bit mo pa rin siya. Kaya yung word of God ang kaligtasan mo. Naintindihan ba natin? Nakikinig mo ba kayo? Kaya pagdating ng dulo, pagdating mo sa heaven, may reward na yun. Kasi bit-bit mo siya. Dala-dala mo siya. It is the same with Mary and Martha. Si Martha, yung pagkain, no-offer niya. Sinabi, hindi masama mag-offer ng pagkain, pero Martha, ang mundo lang yan. Pero si Mary, pinili niya yung hindi mawawala sa kanya. Bibit-bitin niya hanggang heaven. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo, dapat maintindihan natin yan. Hello? Ngayon, putahan natin yung pinapag-uusapan natin. Pwede mo sabihin, Pastor, ang haba ng intro mo. Hindi po.
Alam mo bakit? Nakikinig po ako sa Holy Spirit. Yan ang gusto ng Banal na Spirito na marinig natin. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Hello, beautiful. Sa paghihirap, matetest o masusubukan ang pagkakaibigan. Oh, you see? Sino rito may kaibigan? Wala silang kaibigan. Kaibigan lang pala. Hello. So anyway, nasa Bible din ba naman ito? Ang friendship under adversity? Oh, siyempre po. Kaya nga sabi ko sa inyo, marami pong prinsipyo ang Diyos na i-develop sa atin. Ayan na po ba? No, hindi lamang po sa isang area ng buhay natin about sickness, about food, no, yung paghihirap sa kawalan ng pagkain. No, hindi lamang po dun yun. Marami pong prinsipyo ang Diyos kasi alam niyo bakit siguro itinuturo ng Panginoon to kasi may mga kaibigan po maari ngayon na nakikinig. May mga kaibigan kayo na humihingi ng tulong sa inyo. Maari po yan. Pero nanineglect niyo natin. At meron tayong mga kaibigan na medyo pepeding anong dapat niyang gawin bilang isang kaibigan. Naintindihan po ba natin? Panginginig po ba tayo? Kasi importante po ang prinsipyo ng Diyos. Kaya nga sabi siya yung pinag-aaralan natin ang Panginoon as a whole. Kasi nga, full gospel tayo. So, really, kailangan po natin pag-aralan ang friendship. Tanda natin, dinesign po kasi ng Panginoon ang friendship. Kaya Joseph, sa ating pag-aaral, lahat ay dapat pag-aralan, hindi lang ang piling aaralin natin. Nulit ko po yan. Amen po ba? Kasi, naniniwala ko, kahit ngayon po, meron po sa atin na isang kaibigan nag-aatubiling tumulong o may isang kaibigan na parang ayaw niya tumulong o meron isang kaibigan na tulungan niya naman ako. Hello? Pero naiya siyang lumapit. Naintindihan natin? Hello? Tanda natin, ang hirap ng adversity ay may epekto sa relasyon. Itong strain, o itong strain na ito, rather. Ang hirap ng adversity ay may epekto sa relasyon. O itong pains na ito. Sa panahon ng kahirapan, ito ay maghahayag kung nais ng mga tao na makakuha o makapagbigay. Dito natin malalaman kung ang pagkakaibigan ay may halaga sa bawat isa during adversity. Dito rin natin makikita kung ang isa ay gustong lamang ang papasok o tumanggap, minbang pakabig. Lagi siyang ganan siya. At hindi ang mag-lend o magbigay sa panahon ng adversity. Ano ba ang iniisip ng Diyos pertaining to this? Ano ba ang makikita nating puso na talaga ng Panginoong Jesus pertaining sa kaibigan? Hello? Kaya nga Lord, minsan, in-highlight niya, hindi na tayo kinukonsider na servant but as a friend. Ang mga panapanong kaibigan ay hindi makakayanan ang pagsubok ng mga trials at paghihirap. Ngunit ang mga tunay na kaibigan, sinasabi kong panapanong kaibigan, kung kailan ka lang niya kailangan, kung kailan lang pag siya may kailangan, kaibigan siya, pero pag wala na, wala na. Naintindihan po ba natin? Ulitin ko, ang mga panapanong kaibigan hindi makakayanan ang pagsubok ng mga trials at paghihirap. Ngunit ang mga tunay na kaibigan ay mananatili sa suporta, kapanatagan, at encouragement sa gitna ng mga challenges. Nandiyan dyan sila. Hello? Nandiyan dyan ang isang kaibigan na makikita mo. Kasi we really need each other. No? Wala pa no man is an island. Wala pong ganun. Kailangan mo talaga ng isang kaibigan. Pwede mo sabihin ang kaibigan mo yung brothers and sisters in Christ. Yun na po yun. Doon din po naman ang babagsak doon. Kailangan mo talaga ng isang aagapay sa'yo. Iron sharpens iron. Yung bakal ay mapapatalas ng kapwa bakal. Ganun lang po yun. Ubasan na tulung-tulungan. Amen po ba? Kasi nasa Biblia eh. Prinsipyo po ng Biblia.
Tignan natin ang meaning ng friend, friendship, or be friendly sa Old Testament. Ang sabi diyan, sa Hebrew word, the Hebrew roots, R-H and R-H-B. Friend are Ri and Oheb, meaning one who loves. Yung isang taong nagmamahal. That is a friend. Kaya si Jesus, guys, minahal niya si Judas, minahal niya mga disipulo, minahal niya si Judas, at sinabi niya, sige na, my friend. He said, one who loves. Yung isang taong talagang nagmamahal. Bakit hinahighlight ng Lord ang friendship o pinahighlight ng Lord ito? It's because para makita mo mismo yung ugali ng Diyos. At pangalawa, para ma-exercise mo to sa isang kaibigan, sa isang tao. Kaya misa hinahighlight ng Lord ang mga bagay na. Kaya tignan natin ang true friendship na sinabi sa salita ng Diyos sa Proverbs 17:17. Ang kaibigan ay nagmamahal. Ah, nasa Bible yan, ha? Sabi mo sa katabi mo, nasa Bible ang friendship. Yung friendster, wala. Pero yung friendship, nasa Bible. Proverbs 17:17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. At sa oras ng kagipit ay kapatid na tumutulong. Take note of that word. Ang ganda nun, no? Nagmamahal sa lahat ng panahon. Hello? Hindi yung para tipong, may ganasya ba ako dyan? Hindi. Sabi nga ng Lord, ang iibigin mo ba yung kaya lang umibig sa'yo? Hello? Hindi po dapat ganun. No? Kaya nga, wala kang pipiliin. Ako nga, sa pastor, wala akong pinipiling tao. Eh, may buba. Pero, siyempre, tandaan natin, bilang isang pastor, kailangan magkaroon tayo ng puso ng Panginoon Jesus. Ano pa sinabi niya sa Proverbs 18:24? May pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Sinabi ng Lord yan kasi talagang ang isang kaibigan ay lalabas na talagang tapat sa'yo. Meron yan. Si Jesus kasi yan, number one. Hello, number one. Bakit? Tignan mo ha. Kung sino si Jesus, tinatransfer niya yung ugali niya sa atin. Amen? Para makita natin na si Jesus ay puspos ng pag-ibig. And one thing, kapag may kaibigan ka, gusto ng Lord mag-manifest yung kapuspusan sa pag-ibig natin sa kapwa natin. Naintindihan ba natin? Kasi doon mo makikita o doon mo malalaman in application yung pag-uugali ng isang Panginoong Jesus. And as well as sa isang kaibigan, doon mo may papakita yon. Amen po ba? Kaya nga, kaibigan higit pa sa kapatid. Amen po ba? Merong ganon. In Proverbs 27:6, may pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan. Okay, see? Kaysa halik ng isang kaaway. Halik daw ni Judas eh. Di ba? So, yung hampas, what does it mean? No? Huwag mong sasamain ang correction, rebuke, ng isang tunay na kaibigan. Ayun ba? Sino ba misa nakaka-receive sa atin ng correction? Nakaka-receive ba tayo misa ng rebuke ng isang tunay na kaibigan? Sila'y tunay na kaibigan. Bakit? Kasi yun ang tunay na nagmamahal sa'yo. Ayaw niyang mapahamak ka. Yun yung point doon. Kaya misa bakit nirebuke ka ng isang kaibigan? Bakit ka kinorek ng isang kaibigan? Kasi ayaw niya na manatili sa'yo yung ganung ugali. Hello? Ayaw niya na ikaw ay mapahamak kasi one day baka may mapaaway ka dahil sa ganyang pag-uugali. Eh, may buba? So, in times of adversity, makikita mo na talagang nandiyan dyan ang tunay na kaibigan. Kaya nga, sabi pa rin sa Proverbs 27 verse 9, ang langis at pabango sa puso'y nagpapasaya. Ano rin nagpapasaya sa puso? Ang langis at ang pabango. Gayon katamis ang payo ng isang tao na kaibigan niya. So yung payo ng isang kaibigan, eh ganun din. Ang langis at pabango sa puso ng ipapasaya. So kapatid, ang ganda na meron kang isang kaibigan. Hindi ko sinasabi mamili ka ng kaibigan mo. Para sa akin, pwede kong equate pero tsaka natin may tuturo to. Ang kaibigan mo ngayon, para sa akin, ay yung brothers and sisters in Christ. Amen po ba?
Kasi hindi naman pwedeng mamili ka lang ng isa, at ba, hindi. Hindi para bang, di ba? Although, ang dito elaborated ng Lord ang friendship, pero tingnan mo ang Lord. Si Judas lang ba ang friend niya? Dahil si Judas lang ang sinabi niyang friend. Lahat sila sinabihan ng Lord na friend. It is the same with us. Kapag nandito na tayo ngayon sa church, we belong to the church, Christian, born again, etc. Lahat yan, brothers and sisters, kaibigan natin yan. Pero another topic po yan. So kung tignan din natin sa Ecclesiastes 4:10, ang nating verse, yeah, baka magtataka pa kayo kung dapat bang pag-aralan itong friendship na ito. No? Eh, dapat lamang pong pag-aralan. Ecclesiastes 4:10, if one falls down, his friend can help him up. Di ba? Kapag ikaw yun, bumagsak sa amari, sa kahirapan, bumagsak sa sakit or whatever, di ba? His friend can help him up. Kasi nga, kaibigan siya. So we expect ng tulong sa isang kaibigan. It is the same with the Lord. But pity the man who falls and has no one to help him up. Kaawaan mo ang isang taong walang kaibigan. Bakit wala siyang kaibigan? Maaring ayaw niya. Hello? Maaring because of pride. Hello? Maaring because of gusto niyang introvert. Introvert. Yung ba naman nagsosolo, yung ayaw ng isang kaibigan. No? Like the Lord Jesus, He called us His friend. Tinawag niya tayong mga kaibigan. Alam niyo, ang Lord, ang ganda niya eh. Ang ganda ng sa Panginoon. Tinawag niya tayong kaibigan. Kaya nga lahat ng plano, ng goals, lahat ng gusto ng Lord na ma-achieve natin, mayakap natin, mapasa atin, ma-acquire natin. Unang-una, siyempre, yung kanyang pag-ugali. Eh, sasabihin niya sa atin lahat yun. Hindi niya pagkakait na sabihin at ipaalam at ituro sa atin. Hello? Kaya nga sabi sa inyo, during this adversity, marami tuturo sa atin ng Lord. Even this the principle of friendship. Although hindi ko may detalye sa inyo, pero kung titingnan mo, ang ganda kapag napag-aralan mo ang isang kaibigan. Ano ba ang nagagawa nito? Hello? Tingnan natin ang buhay ni David at Saul. No? Pero mabilis na lang to kasi hindi ko naman i-explain sa inyo ang lahat-lahat ng ito tungkol kay David. No? Si David, siya yung susunod na hari kay King Saul. Ngayon si King Saul, nagseselos po siya kay David. Kasi si David, masipag siya because God is with him. Di ba? Alam naman natin yon. Kapag ka siya ay pumunta sa gera, 10,000 na papatay ni Haring David. Si King Saul, 1,000 lang. Kaya kung doon makikita mo, si King Saul ay nagselos kay Haring David sa mga pangyayari na yan. Kaya ang ginawa ni Haring David, ginawa ni King Saul, sa selos niya, gusto niyang patayin si Haring David. Pero si David. Pero nung time na yun, si David ay siyang tumudugtog dahil si King Saul ay inahalinan na ng demonyo. No? Kasi inalaw na ng Lord sa kanya. Ginawa na ng Lord sa kanya. So si Haring David ang siyang nagko-comfort through music. Kumakanta siya o what? Tumutugtog siya. At makikita natin, sa selos po ni King Saul, gusto niyang patayin si David. Dahil si King Saul ay selos na selos kay Haring David. At tingnan natin, no, shortcut ko na yan, hindi ko na po yung gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano nangyari, pumasok si Jonathan. Let's take a look at David and Jonathan. Nulit ko po hindi Nathan, no? Kasi may, 'di ba, iba yung Nathan, iba yung Jonathan. Si Jonathan kaibigan niya po 'yon. Si Nathan pumasok 'yun. And the prophet Nathan. Pero malapit na rin 'yo. Kasi si sino Jonathan? No, pero okay, pwede na rin ano kasi for the sake of friendship, no, kaya pumayag na rin na si Jonathan ay naging Nathan, eh, biro lang po. So anyway, si Nathan po prophet yun. Si Jonathan is a friend of David na Joe lang ang pagkakaiba. Joe na Nathan. Hindi po. So, si Jonathan ay isang anak po ni King Saul na umibig siya kay David as a friend. No? At gusto niya na talagang siguro naawa siya because of adversity na inabot po ni King David, ni Haring David. Sa mga nangyari sa buhay niya, papatayin siya ng
ni King Saul, yung tatay ni Jonathan, at naawa siya dahil talagang si David ay isang tapat na anak ng Diyos na hindi niya gusto na pumatay ng isang anointed man. No? Tulad nga na nabanggit natin noong Friday or Sundays. So dito makikita natin yung puso ng David. So ganun din po ang nangyari kay Jonathan at kay David. Kasi minsan may makikita kang isang tao na napakaganda ng puso. No, talagang nandun yung heart, no? Heart na umiibig sa Diyos, yung puso na patulad nga ni Haring David. O kahit kayo, may makikita kayo isang kaibigan na talagang tapat siya sa Lord at honest siya, talagang hindi siya magulo, hindi siya waldas, hindi siya, hello? May makikita kang ganun eh. And then, that's the time na parang yung heart mo ay talagang the same with Jonathan's heart na pumasok doon sa scene na yun. So, tingnan natin. Let's link of these two men's souls. No? No, papa natin ma-ignite or yung meeting yung kaluluwa o yung puso ng dalawang taong ito. At sinabi lang sa Bible, 1 Samuel 18:1, nakita ni Jonathan si David matapos itong makipag-usap sa kanyang ama. At ito'y napamahal sa kanya tulad ng pamamahal niya sa sarili. So kung makikita mo yung Word of God mismo is very strong na talagang pinapakita yung pag-ibig. No? Na hindi ito parang tipong pinili niya kasi magiging hari siya. Hindi po ganun na naging puso ng Jonathan dito. Hello? Hindi po dahil gusto niyang paghari na siya. Kasi dinideklara na yan eh. Sa kanila ng time na yan, ang susunod na hari ay si David. Pwede sabihin ni Jonathan, oy, ano na to? May kapit na ako dito. Ito na yung boboto natin sa eleksyon, ha? Oh, huwag na kayong mag-iiba pa ng hello. Hindi po ganun. Ang sinabi ng Biblia, ito'y napamahal sa kanya tulad ng pagmamahal niya sa sarili niya. Ang ganda nun eh. Makikita mo kasi minsan sa isang tao yan. Amen ba? Sa isang kaibigan mo, eskwela mo, katrabaho mo, churchmate, whatever, no? Na doon madidevelop yung isang sa puso mo na dinidevelop ng Lord. Naintindihan natin. At kung makikita natin, si Haring David at si Jonathan ay talagang naging close friend. No? Nandun, nagkwekwentuhan sila, nandun yung paano niya ililigtas yung kaibigan, no? Paano magkakaroon sila ng talagang nandun ang pag-ibig, a mutual friend na talagang nagtutulungan, nagsusuportahan. Hello? Sumusuporta tayo? So, nandun yung talagang heart to support and to love our friends. Amen po ba? So, hindi po mahirap gawin. Ang importante lamang, kung nangyari ito, at lalo na nakasulat sa salita ng Diyos, pwede po natin makuha yan at gawin natin. Especially, may mga taong dumadaan sa adversity. Kailangan nila ng tulong ng bawat isa. Amen po ba? Kasi pag ikaw ang dumaan naman sa adversity, sa paghihirap o whatever, it's about time na ikaw naman. Ang, wala namang gantihan, kundi ikaw naman ang talagang nasa lighter part ka, tutulungan mo naman ang isang kapatid, di ba? Amen po ba? Nang niyanig sa paghihirap si David, maaring tinanggihan ni Jonathan si David sa dami ng kadahilanan. Pero hindi, sa halip na napili siyang tapat na kaibigan kay David hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Tapat na kaibigan. Because of love na nilagay ng Lord sa puso. It's the same with the Lord Jesus. Hello? During our adversities here on earth, sabi nga ng Panginoon, in this world you will face many troubles, but take heart, I have overcome the world. I! Kaya nga kung ano raw? I have overcome the world. So kung makikita mo, dapat ilagay natin yung sarili natin sa puso ni Kristo. At isa sa mga nasa puso ni Kristo rin ay yung pagiging isang kaibigan. Amen po ba? Ginawa sa atin ni Kristo yan, gawin din natin sa ating kapwa. Naintindihan po ba natin? Especially during this adversity, during this COVID-19, may mga kapatiran na naghihirap, may mga kapatiran maaring
sa church natin, maaaring sa ibang churches, di marinig tayo, o ba? No? Di lamang tayo mananalangin, kundi pati tumulong tayo. Amen po ba? Kasi, yun yung gusto ng Lord na i-share natin. No? Kailan natin gagawin yan? Sa langit, di na natin magagawa yan. Dito natin gawin yan. Amen po ba? Kailangan maramdaman mo yan eh. Ang ginawa ni Jonathan ay kinaibigan, hinikayat, binalaan, hello, winarningan si David, at pinotektahan si David. Tinanggap siya nito bilang magiging hari ng Israel sa kanilang lugar. Ganun po ang pagtanggap ni Jonathan. Kasi pwede mo sabihin, si Jonathan pwede siya magmalaki kasi anak siya ng hari. Pero hindi po ganun ang nangyari. At pwede mo sabihin na pwede maisip na si David ay at the end of his career kasi pwede siyang patayin ang tatay niya. Pero hindi po ganun ang pumasok sa puso ng haring o ni Jonathan. Sometimes ganun din ang papasok sa puso mo. Pakinig ka lang sa Panginoon. Amen po ba? Ito'y pagtulong. Amen po ba? Ito'y pag-ibig. Ito'y dapat na maramdaman ng bawat isa. Amen po ba? At ano po nangyari when Jonathan died? David was deeply grieved. Amen? Hello? Kasi may kakayanan na umibig at the time is si Jonathan. Kasi nandun siya sa time ng ano? Wala siyang problema. Si David ang namang problema. Pero yung time na yun na si Jonathan ay nasa lighter part kasi anak siya ng hari, pero pinakitaan niya ng pag-ibig. Ito, si David. At nung namatay naman si Jonathan, David was deeply grieved. Pwede mo sabihin, umiyak lang siya, mahal na mahal na ba si Jonathan? Maraming nakasulat sa Biblia, pero hindi ko na maibigay sa inyo na lahat-lahat. Kasi because of time. Pero sasabihin ko sa inyo, ano ang nakasulat sa 2 Samuel 1:17-18? Dahil dito, gumawa si David ng panambitan o lament bilang alaala kina Saul at Jonathan. Ibig sabihin, mga sinulat yan, no? At nilagay sa kasulatan at yan ang kanilang sinasabi during that time. Inutos niyang ituro ito sa lahat ng mamaya ng Juda. Ito ang nasulat sa aklat ni Azer. Basahin na lang natin yung 19 hanggang 20 hanggang 20. Mababa yan, kaya hindi ko na sinulat siya. Pero nandoon po yung ginawa ni Haring David. Lament, panambitan bilang alaala kina Saul at Jonathan. Kasi ganun din siya umibig. Ngayon po ba? Kaya yung pag-ibig niya, ay minsan hindi yan matutumbasa. Ngayon po ba? Dahil iba yan. That's a true love of Christ manifested in your heart. Kailangan pakinggan din natin yan. One part of our lives, one area of our lives na dapat na maayos niya sa atin. Amen po ba? At kung titignan din natin na 2 Samuel 1:26, maybe this is my last verse. 2 Samuel 1:26, dahilan sa pagpanaw mo, ito yung salita ni David, Haring David. Ngayon ako'y nagluluksa pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira. Mahigit pa sa pag-ibig ng babaeng minumot siya. Galing, no? Ang ganda yung pag-ibig niya. No, talaga. This is the word of God. I tell you, ito ay totoo na buhay na salita na dapat din tumusok sa ating puso. Kasi ang isang pag-ibig ng isang kaibigan ay dapat na maramdaman ito ng bawat isa. At yung sinabi nga ni Haring David, pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo ay humahanga, ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira. Mahigit pa sa pag-ibig ng babaeng minumot siya. So, tingnan natin yung puso ng Diyos dito. Diba? It is the same with the Lord Jesus na sinabi niya, Father, forgive them. Because the Lord considered us all His friend. Especially yung mga nakipagkaisa sa Kanya. Yung mga tumanggap sa Kanya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Tandaan mo kapatid,
hindi maikukumpara. Yes, ang prinsipyo ng Diyos, ang salita ng Diyos, patungkol sa pag-ibig. Kung ikukumpara mo lang yan sa mundong ito. We have to, kailangan din natin palagahan itong bawat isa sa atin. Brothers and sisters, we have to, kailangan pahalagahan sila. Because sila yung itinalaga na kaibigan natin. Amen? Hindi ko na maduktungan ito about brothers and sisters. Kasi kung tutuktungan ko, medyo kailangan ipaliwanag ko sa inyo paano yung brothers and sisters na yun na naging kaibigan mo. Pero, simple lang. Lahat yan ay kaibigan natin. Kaya the meaning of friend, anong meaning ng friend? Ones who love. At mahal mo ang mga kapatira, kaibigan mo yan. Amen po ba? As simple as that. Ganun lang kasimple-simple yun. Pero, nagmamahal ka ba? That is your friend. Kaibigan mo yan. Mahal mo yan eh. Amen po ba? So, dito natin makikita na dumadaloy yung salita ng Diyos sa puso natin. During adversity, during this COVID-19, nang hirap ng buhay, kailangan dumalo yun. Hello? Kasi pagdating mo, nandito, na pinapractice ka ng Lord, pagdating mo doon, yung pag-ibig niyan sa isang kaibigan, tutulungan mo siya. Hindi mo siya pababayaan. And it's the same with you. And it's the same with them. Hello? Lahat tayo magtutulungan. Amen po ba? Lahat tayo kapit-kapit. No? Kung nasa church lang to, magme-mestra na naman ako eh. Bale God, ano? Kunin mo sila Brother Julius, mag-aawak-awak yan. No? Magkakapatid tayo sa Panginoon, we belong to His kingdom, dadaan tayo. Hello? Para ba ito, tingin sa akin, hawak-hawak tayo, dadaan tayo sa COVID. Dadaan tayo dito sa adversity na to. Amen ba? Hanggang sa malampasan natin to. Amen po ba? Yun ang ganda. Yun ang ganda. Kailangan magkaroon tayo ng puso ng Panginoon. Ibigin natin. Amen? So, sa paghihirap, matetest o masusubukan ng pagkakaibigan. Pero, huwag na natin isipin pa kung anong prinsipyo ng mundo pertaining to friends, ang isipin natin na prinsipyo, yung prinsipyo ng Diyos pertaining to friends. Naintindihan po natin, ano yung panuntunan ng Diyos patungkol sa isang kaibigan? The one who loves. Amen po ba? Even during adversity. And natutunan po ba tayo? Amen. Sige po tayo po ng lahat. At maganda na ipapanalangin ko kayo. Alam ko marami kayong prayer request, pero i-generalize ko na lang yung prayer ninyo at yung prayer request ninyo rather upang patuloy nating maranasan ang Panginoon sa buhay nito. Amen po ba? Hello? So, sige, maganda na pumikit tayo at tayo po ay mananalangin at kunin natin yung kalooban ng Diyos sa puso sa buhay na to. At maganda na buksan ulit natin ang ating puso at isipan pertaining to the principles of the Lord sa isang kaibigan. Sa isang aming prinsipyo niya pertaining to the one who loves. And that is you and even your friend. Kaya dito, nulit ko kapatid, isang prinsipyo na dapat natin mayakap. Hindi po natin kayang mabuhay na mag-isa. Naaring wala kang kaibigan. Pero sabihin ko sa iyo, kung iniisip mo nag-iisa ka, wala kang kaibigan, may kaibigan ka. Lalo na kung nakipag-relasyon ko sa Diyos. At ang number one na kaibigan mo, ang Panginoong Jesus. For me, enough na ako doon. Okay na ako doon, pero ang katotohanan, nandito tayo sa lupa na meron tayong makakaharap ng mga tao. At pwede ko sabihin, ang isang maging kaibigan mo is yung brothers and sisters in Christ. Pero dapat nga, inilagay yan ng Diyos sa iyo. Inilagay yan ang tao niya. For us na magtulungan tayo. For us na during this adversity, during this COVID-19, na magtinginan o magkaroon tayo ng pag-ugnayan. Magkaroon tayo ng pag-ibig ni Jesus kung paano tayo hinahawakan at ganun din dapat tayo maghawakan na natatawid tayo dito sa adversity nito.
Huwag mo bayagan. Huwag mo payagan na ma-enclose lamang ang isipan mo sa sarili mo. Alisin mo yan. Pagiging introvert, pagiging isang taong makasarili, pagiging isang taong nagsosolo, alisin mo yan. That is a sin. Kasalanan yan. Hindi kalooban ng Diyos yan. Ang kalooban ng Diyos is ipakita mo na ikaw ay isang tao na may Kristo sa puso. Isang taong nagmamahal at isang tao rin na magmamahal din sa iyo. At lahat tayo ay tatakbo doon sa prinsipyo ng Panginoon. Kaya during this COVID-19 or during this adversity, dapat maramdaman natin ang pag-ibig. Dapat maramdaman natin. Sige, I will pray for you. Sige, let's stretch our hands towards this screen. Sabihin mo, stretch mo lang at itapat mo lang kamay mo dyan, then we will pray. Kamaya, there's power ng Lord na mag-transmit dito. And Father God, in the name of Jesus, in your presence of Holy Spirit. Lord, sinabi mo ang isang kaibigan, Panginoon, the one who loves, sa taong umiibig, Panginoon. So Lord, I pray for the spirit of love, spirit of friendship, Lord, be manifested over the lives of my brothers and sisters in Christ. Especially sa oras na ito, Panginoon Diyos, na gusto mo na magkaroon kami ng puso mo, ugali mo, kung paano ang isang kaibigan, isang kapatid sa Panginoon, brothers and sisters in Christ, ay nandito sa puso namin. Hindi dapat ito na mawaglit o hindi namin or parang baliwalain lang namin. This is your character. Puso mo to, Panginoong Jesus. Ilagay mo to sa puso namin. That we have to love. We have to have this concern over their lives, Panginoon. Ipanalangin sila, tulungan sila kung ano man ang kanilang kapangailangan. Maraming salamat, Panginoon Diyos. And I pray, Father God, at this very moment, marami pong mga kapatiran na nanalangin, humingi ng panalangin sa kanilang mga araw-araw na na-encounter sa buhay. Maaring ito'y sakit sa katawan. Maaring ito'y COVID-19. Maaring ito'y sakit sa buto. Sakit sa kanilang ulo, Panginoon. Back pain. In the name of Jesus Christ, I speak healing over that body right now in Jesus' name. Even cancer right now. Cancer, I command you to get out right now in Jesus' name. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Your spirit of cancer, get out of that body in Jesus' name. And I lose the spirit of healing over that body in the name of Jesus Christ. In whom the Son sets people free indeed. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord. May pinagagaling ka, Lord, sa paa right now. Kapatid, gawa ko yung paa mo, tumayo ka, lakad mo yan. Pinagagaling ka ng Panginoon in the name of Jesus Christ. And Father, thank you so much, Lord. Dahil ikaw, Panginoon Diyos, ang kagalingan ng bawat isa. Maraming salamat. And I pray also, Lord, in the name of Jesus. Hinihingi ko, Panginoon Diyos, ang kanilang problema, Lord God. Maaari sa finances, Lord God. Maaari sa spiritual life. Maaari sa kanilang relationship. Maaari sa kanilang, Lord, na mga lifestyle. Father God, in Jesus' name, tugunin mo ang mga pangailangan. Tugunin mo ang mga tanong, mga sagot. Bigyan mo ng mga sagot ang mga katanungan. In the name of Jesus Christ. Maraming po salamat, Panginoon Diyos, dahil ikaw, Panginoon Diyos, ang itataas sa buhay nila. Ikaw, Panginoong Jesus, ang makikita nila. Holy Spirit, ikaw ang great teacher, the lover of our soul, Lord God. Ang mararamdaman nila sa oras nito. Oh, we thank you so much, Lord. We thank you for the love. We thank you for your presence. We thank you, Lord God, for your power, Lord God, na magmamanifesto sa kanilang buhay sa oras nito, Panginoon Diyos. Maraming po salamat. And I pray right now. Sige, i-stretch yung kamay nyo. I pray in Jesus' name na hindi mag-wave ang faith ng mga anak in the name of Jesus Christ. No one, nobody, na mag-wave ang kanilang faith sa'yo. Kakapit sila. Sige, stretch mo yung kamay mo. Sabi mo, Lord, kakapit ako sa'yo. Lord, ikaw na. Lord, hindi ako maniniwala sa mga sinasabi ng mundo. Hindi ako maniniwala sa mga nababalitaan o whatever, na takot o whatever. Hindi.
we have confidence in your word, we have confidence in your commands, we have confidence in your promises, we have confidence in you, O our Holy Spirit, the lover of our soul. Thank you so much, Lord. Maghahari ka sa mga anak mo. Maghahari ka. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Karanasan ba natin ang Panginoon? Amen. Kailangan natin siya maranasan. At lalo na this coming Friday, mas mararanasan natin siya pertaining to ano pinag-aaralan natin Friday? Worship. Hello? Amen mo ba? Pag Sunday, pinag-aaralan natin? The power of the Holy Spirit. Ano ba? Ano ba yan? Nakawala na tayo. So anyway, maganda po na ma-remind natin, mag-invite tayo, church. Ha? Okay. Okay, yung papayag na tayo lang na be blessed. Invite tayo. Gamitin natin ang ating FB Live. Gamitin natin ang ating mga messenger. Lahat po sila. Invite natin sila. At invite na lang sila manood dito. Amen po ba? Amen. So God bless po. Kita tayo sa Friday. God bless, God bless. Sige po, God bless. Hallelujah, hallelujah.